Meron pa akong withdrawin na kay Buddy Nestor Trinidad, 500. Tapos kay Buddy Joseph Cabrera, 731. Pareho ding nasa Canada ito. Pinoy Trucker. Lakay, Pinoy Trucker. Dahil yung kasamahan namin sa Qatar, na si Romy Berbano, nag-positive kasi sa COVID-19. Ngayon, kami mga truck drivers dito sa Canada, nagbigay ng kunting halaga para dun sa kanyang pamilya. Dahil wala nga siyang trabaho at naka-confine sa Qatar ngayon. Okay. Pepe, mula sa puso. Mula sa puso. Thank you so much. Okay. So ito na yung pera. Papadala ko to kay Ricky. Tapos si Ricky yung magpapadala ng pera dun kay Romy Berbano dun sa kanyang pamilya. Daghang kayong salamat. Maraming salamat. Ito na yun. Thank you so much. Keep on tracking. Ang 37 naman is 12 charge. Maximum ko yun. Ricky, nandyan na yung pera. Then pick upin mo na lang. So ito na, i-turn over ko sa itong 25,600. Sige, salamat ka sa tulong. Kumusta po naman dito? Okay naman po kami dito. Sabi ng anak ko, mati natawagan ka na lang ni kaibigan ni Papa yung si Ricky. Sabi ko ha. Tapos na, mayroon pang Mayroon pa akong dinakuha eh. Kasi sa totoo lang, yung galing sa Canada, 23,451.20 tapos. Tapos, nagdagdag siya ng 500 kahapon. Tapos itong si Chris Aliparo, 300. Tapos si Roland Bautista, nagbigay din ng 1,300. Kanina ko lang kasi ito winidraw sa Palawan. So, nagiging 25,600. Ngayon, meron pa akong withdrawin na kay Buddy Nestor Trinidad, 500. Tapos kay Buddy Joseph Cabrera, 731. Pareho ding nasa Canada ito. Nahiwalay lang yung padala nila kasi sa dito sa akin mismo pinadala eh. Yung iba kasi, yung kasing 23,451, inipon-ipon niya ng creator ng World of Trucks doon, yung kumpare din namin yun eh. So okay na po. Salamat daw po. Salamat po sa tulong. Salamat. Tandang hapon, ayan ang laki ng tiyan niya. Kasi matagal ko nang inaayang magpa-doktor at magpa-opera. Natatakot siya, kaya wala eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Takot naman siya. Pero meron akong kaibigan from Canada. Birthday niya ngayon. Happy birthday po. Sabi niya hindi na daw siya maganda. Ibibili na lang daw ng mga grocery at ipamigay sa mga taong nangangailangan. Kaya para sa'yo. Maraming salamat po. Kumusta yung tiyan mo? Ito pa rin kung minsan kumasakit. Kaya gusto ko sanang magpaubigay niya eh. Kaso nga lang, wala kang gagamitin na pera. Oo. Basta ingatan mo na lang. Kasi alam niyo po, hindi naman siya takot magpa-opera. Pero lagi niya kasi iniisip yung gagamitin niyang pera. Kaya siguro naghalo-halo na yung iniisip niya. Ay, meron palang konting pambili ng mantika. Mantika na lang. Ayan. Pagpasensyahan mo na yan, ha? Maraming salamat po, ma'am. Oh, happy birthday daw, bro. Happy birthday po. Thank you. Alis na ako. Thank you, bro, ha?
Hi guys! Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Una sa lahat, nais ko munang magpasalamat sa ating mga taga-subaybay sa walang sawang pagsuporta sa YouTube channel ni Lakay Pinoy Tracker. At shoutout ko na rin mga kaibigan ng aking mga kababata. Una si Engineer Liwayway Morales in UEA. Ganoon din kay Ate Annalisa Vergara Jensen of KSA. Kay Ate Gloria Jimenez Shinhenko in Japan. Ganon din kay Barangay Councilor Imelda Abilia or Ate Ming Abilia na aking pinagkakatiwalaan. Base po doon sa nakita niyong video mga kaibigan, ang tunay pong pangalan niya ay siya po si Ate Chris Ramos or Indang, ang kanyang nickname na nakatira or nakabase po sa barangay doon Matias Burgos, Pangasinan. Kababayan ko po yan, kabarangay ko po yan. Siya po ngayon ay nagsasuffer ng tumor sa tiyan. Kahit papano po, nakapag-abot po ang ating YouTube channel ng munting tulong para po sa kanya, para sa kanyang pagpapagamot. At kung nais niyo po mga kaibigan na magbigay po sa kanya ng munting tulong, maaari nyo po siyang sadyain or puntahan sa Barangay Don Matias, Burgos, Pangasinan, or pwede nyo rin pong kontakin si Ate Imelda Abilia. Ilalagay ko po yung kanyang contact information dito sa description down below upang sa ganon mayroon po kayong contact sa kanya. Nang dahil po sa inyo mga kaibigan, kaya kahit papano ang YouTube ko ay kumikita, at yung kita ko namang maliit na yun mga kaibigan ay siya rin naman pong ibinibigay ko ng tulong sa kapwa ko at mga kababayan kong nangangailangan. Bukod din po doon mga kaibigan ay nakapag-abot din po tayo ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 1,500 doon sa isang batang na diagnose ng acute lymphocytic leukemia last February. Hanggang ngayon po mga kaibigan ay nag-re-raise pa rin po sila ng fund para po sa pagpapagaling ni Leander. Gayun din po mga kaibigan na nag-create yung parents ni Leander ng Facebook page. Naka-public po yun upang sa ganon mag-raise po ng fund. Kung gusto nyo po siyang dalawin sa kanilang Facebook page, itype nyo lamang po yung LFHC Leukemia Battle. Nandyan po yung mga contact information. Pwede nyo silang isend ng message. May number din po silang nandiyan. Makita nyo po. At ayan nga po yung patuloy na chemo ni Leander. Ito po yung updated, nakatapos lang ng chemo niya. One day ago pa lang po yan. Ayan po. Ayan, marami pa pong iba na pinupost nila. Ayan, nandyan po yung pwede nyong pagpadalahan or maaari nyong gamitin. Sabi niya rito, we also accept a donation, small amount is highly appreciated. You can send it on my GCash number. Ayan po yung number niya, Mother Amalia Peralta. Yan po yung contact information nung mother ni Leander. At ayan po, ang sabi niya rito, may mga forks din po sila. T-shirt for cost 350 each, available in sizes. Ayan po, iba-ibang kulay, nakikita nyo. Bukod po sa pagbibigay nyo ng donation sa kanila, ay makakatanggap din po kayo ng return gift mula sa kanila. Ayan, mga damit, mga mugs, ball pens, ayan, mga t-shirt. Ayan. And, ayan yung update na chemo ni Leander. For now, we are struggling for financial support for Leander medication. Ayan po, basahin nyo na lamang po yan at mahaba-haba po yung mensahe dyan. Ayan, andyan po yung maaari nyong pagpadalhan, GCash number. Yan yung number ng mother, si Amalia Peralta. Ayan po. Ayan po yung kanyang message dito. My brave warrior Leander fighting for his sickness, acute
lymphocytic leukemia. Despite of his sickness, he is still trying to entertain us to show that he was okay. Ayan po, nakaka-touch po yung mensahe na ibinigay ng kanyang mother doon. Alam nyo mga kaibigan kasi, ako po ay naaawa kapag nakakakita po ako ng mga batang katulad nito na kasalukuyang nagdaranas ng sakit. Alam ko naman yung parents ni Leander ay talagang sinisikap din talaga yung lahat nilang makakaya upang sa ganon matustusan yung pagpapagamot ni Leander. Bilang isang parents mga kaibigan, yun talaga yung ating obligasyon. Alam nyo kasi mga kaibigan, ipinagdasal naming mag-asawa na sana magkaroon din po kami na anak na lalaki. Although, hindi lang po ako tumitingin sa iisang side. Ganon din po mga kaibigan, lahat ng mga anak ko, mahal na mahal ko. At hindi rin naman po lingid sa inyong kalaman na sila kay ay meron na siyang anak na apat na babae. Noong nagsilang si Mrs. ng sanggol na lalaki ay laking tuwa ko po talaga at nagpapasalamat po ako kay Lord. At tamang-tama po yung panahong iyon ay naitag po ako sa post na ito sa Facebook. Kaya naman po agad-agad din po akong nag-abot ng maliit na donasyon para po kay Leander. Nandyan po lahat yung information mga kaibigan. Kung gusto po ninyong kontakin sila at magbigay po o bigyan po sila ng maliit na tulong, maaari nyo po silang kontakin po. Bukod po doon mga kaibigan, nakapag-abot din po ang ating YouTube channel ng maliit na donasyon via Facebook dito sa isang charity organization, Save the Children in US. May donate button po dyan. I-click nyo po yung donate na yan kung gusto nyo pong mag-abot ng donation para po sa charity organization na yan. I-click nyo lamang po yan. Meron din po silang minimum amount na maaari nyong i-donate. Kasi sa US mga kaibigan, marami pong mga bata rin doon na kapuspala. Ganon din po mga kaibigan, nakapagbigay din po tayo ng donation na maliit dito sa isang international medical corps charity organization na tumutulong upang sa ganon ay magbigay ng gawaing medical sa mga kapwa nating mga tao sa ibang bansa tulad ng mga people, nandiyan po sila. Ayan po. Ayan. Bukod po doon mga kaibigan, nakapag-abot din po tayo ng munting donasyon via Facebook kay Sir John Bida na taga Winnipeg. Nag-raise po siya ng fund para po sa kanyang granddaughter hospitalization. Nakapag-donate po tayo ng maliit na halaga. Ang reason po kung bakit siya nag-raise ay because of incident happened to my 3-month-old granddaughter whom now suffering on a liver failure and cranial bleeding on her left brain in the Philippines at General Trias Cavite Hospital. We need your support and a prayer and even financial, we are very much appreciate both. Ayan po mga kaibigan. Marami pa po tayong nabutan ng munting tulong. Kanya nga lang po dahil na rin po sa kanilang kahilingan na huwag na lamang po sana silang lumabas sa publiko or hindi na lamang po sila ilabas sa publiko. Kaya naman po hindi ko na po sila babanggitin bilang respeto. Nais ko rin pong magpasubali sa YouTube na ang video kong ito ay wala pong intensyon upang sa ganon magsolicit ng anumang bagay dyan para sa pansarili kong kapakanan. Alam ko mga kaibigan na tayong lahat meron po tayong ginintuang puso sa pagtulong. Kaso minsan ang nagiging faktor kung bakit hindi po nating magawa yun ay dahil na rin po sa kahirapan ng ating buhay. Kaya po hindi po tayo makapag-abot sa mga nangangailangan ng tulong. Pero meron po tayong mas importante at mas mahalaga na maaring maitulong sa kanila.
ang ipagdasal po sila upang sa ganun po ay gumaling na po sila sa kanilang karamdaman at bumalik na po sila sa normal nilang buhay. Ganun din po mga kaibigan, optional na lamang po. Kung i-share nyo po ito, mayroon ding kabutihan na mangyayari sapagkat yung mga tao na may mas kaya sa buhay, na may ginintuang puso sa pagtulong, baka sakaling mapanood nila itong videong ito, ay sila po mismo yung nagbigay ng donasyon para po sa mga taong nangangailangan ito. Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa video vlog ni Lakay. At sana po ay huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, click the notification bell for all, at huwag nyo rin kakalimutan mag-iwan ng mahalagang mensahe sa comment section down below, at babalikan ko po kayo. Promise ko po yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, muli si Lakay po ito. God bless us all. Bye. Lakay Pinoy Tracker.